So hello guys, good morning. Welcome back ulit sa channel natin. So today, ang vlog natin is cat. So good morning guys, welcome back ulit sa channel natin. So today, bibili ako ng engine oil saka ng oil filter. So naka-schedule yung ninja natin, si Kenshin. Naka-schedule today for PMS. Kaya lang, yung PMS niya, ako lang ang gagawa. Hindi ko siya dadalhin ngayon sa Wiltech dahil sa San Fernando dahil busy. Well, hindi ko maharap yung schedule ko, hindi mag-fit. Tapos, Saturday ko lang siya pwedeng gawin. Kaya lang, sa Saturday naman, meron din akong aasikasuhin. Kaya ako na lang yung gagawa. Tapos, ano na siya nasa 8,000 kilometers na din. Tapos, nasa 1 year na din siya. So, ang nakalagay kasi dun sa maintenance booklet niya is it's either 12,000 kilometers or 1 year, whichever comes first. So, nauna yung 1 year niya nung January, February na ngayon, 8,000 pa lang siya. Kaya, kailangan palitan na yung lungs niya. So, ang gagamitin ko ngayon is, ang preferred ko na lang is synthetic based. So, mag-AX7 ako yung Shell Advance na AX7 synthetic base. So, susunod na ako magpapalit ng fully synthetic. So ngayon ang gagamitin ko is yung synthetic base lang muna. Tapos bibili ako ng oil filter. By the way, ang Kawasaki oil filter is nasa 1,000 plus, kaya ang bibilin ko yung aftermarket, yung automotive filter, yung VIC. So, ang ginagamit ko dati dun sa MT-03 ko, yung Yamaha MT-03, pareho sila, magkasukat sila, is Aisin, or Aisin, C806. Ngayon, yung bibilin ko, yung VIC C806, itatry natin. So, pareho naman silang Japan brand. At saka, yung VIC, matagal na sa market yan, ginagamit ng mga Toyota vehicles yan. So ayun, ako ang magpapalit, ako magbi-maintenance. Panoorin niyo yung video ko kung paano yung proper maintenance ng oil change ng motor. Tapos ngayon, ang oil change natin, merong filter. Hindi siya pareho ng mga common type na motor, na langis lang, tapos okay na. Ito may oil filter na rin siya, parang kotse, pero madali lang naman. So panoorin niyo yung video kung paano siya i-perform, tapos papakita ko din doon yung mga tips, yung tamang pagtanggal ng mga drain bolt sa kanong filter, kasi yung drain bolt medyo masailan din yan. Pag nagkamali ka ng pagtanggal dyan or yung pagkabit, baka maputol, masisira yung makina. Daanin muna natin si Boya. Ayan. Okay. So yun, hindi siya masyadong hinihigpitan. Konti lang, basta humigpit lang siya, enough lang para hindi tumapon yung langis pagka ginagamit mo na yung motor. Tapos yung oil filter, meron akong biniling pantanggal, yung remover na may chain. Tapos pag kinakabit yung oil filter, hindi rin siya masyadong mahigpit. Ang pagkabit ng oil filter is hand tight lang naman. So yun guys, panoorin nyo itong video na to. Please sundan nyo yung mga tips at yung mga tamang procedure sa pagpapalit ng langis. So let's go. So ayan guys, ito kung makikita ninyo, pinapainit ko tong motor ngayon para pagka din-drain natin mamaya yung langis niya. Madali siyang alam. Madaling i-drain, madaling dumalo yung langis. Tapos, kailangan din center stand mo siya para pag
niluwangan natin yung ano. Actually, ay hindi. Hindi center stand to pala. Paddock stand yan. Para madali natin kalikutin to, ayan. Kasi tatanggalin natin yung ano dyan eh, yung drain plug. Tapos yung oil filter nandyan din sa tabi ng area na yan. So para madali nating maayos. Kasi mahirap hawakan yan pag naka side stand yung motor, masikip. And kailangan naman natin tanggalin tong fairing, no? Kasi ito yung nakaharang dun sa may part ng ano, ng oil filter. So mahirap nating i-access or galaw-galawin yung oil filter, lalo na pag ihilahin natin or tatanggalin natin siya ng oil filter remover. May kadena kasi yun eh. So kakailangan mo ng pwersa sa kanang buwelo. So kailangan maalis natin yun. So ito, tatanggalin natin yung fairing ngayon. So ayan, tinatanggal ko ngayon yung mga Allen bolts para mabakla siya. Isang side lang naman ang aalisin natin dyan, yung left side na yan sa baba. So makikita nyo mamaya, matatanggal yan. Yan lang part na yan. So dahan-dahan sa pagtanggal, no? Kasi baka maputol yung mga clips nyan, hindi na natin maibabalik ng maayos. So ayan, kung makikita ninyo, tanggal na yung fairings niya. So ngayon, tatanggalin naman natin yung ano, yung drain bolt. Ayan yung drain plug, yung oil plug, no. Hindi pa natin siya tatanggalin diyan. So gumamit ako ng socket wrench, size 14 yata. Ayan, hindi ko sure. So niluwangan lang. Ayan, so makikita ninyo, maluwang lang yung tornilyo, pero hindi ko pa siya tinanggal. Mamaya na natin siya tatanggalin pag meron ng oil pan. Ngayon, eto naman yung nabili ko sa Shopee or Lazada na oil filter remover. So meron lang siyang handle saka kadena. Ihigpitan lang yan. So ipitin mo siya dyan para matanggal mo siya. Iikutin mo siya ng counterclockwise. Yan. So remember guys, no, sa pagtanggal ng oil filter, huwag niyong pwersahin. Dahan-dahanin niya lang. Kailangan na umikot lang siya. So medyo kumakabyos pa yan dahil madulas yung oil filter. Yung ano niya, yung texture ng lata na yan, medyo madulas kasi yan eh. So huwag kayong matakot kung medyo masisira yung oil filter. Okay lang na may upi-upi yan. Anyway, papalitan naman na yan. So huwag kayong mag-hesitate na mapipi siya. Talagang may ipit yan pag pinersa natin dahil mahigpit yan eh. So ayan, kung makikita ninyo, medyo umikot na siya. So unti-unti nang matatanggal yan. So pag maluwag na yan, madali nang tanggalin. Diyan lang naman sa una mahigpit yan kasi nga sa tagal na nakakabit yan dyan, tapos nag-stuck na rin yung langis. So ayan, okay na. So bago natin i-drain, tatanggalin ko na ulit yung paddock stand, no, para ibalik siya sa side stand. Kasi yung langis niya kailangan tumulo dun sa side. Remember, nasa side yung ano, nasa left side yung drain plug natin. Kaya dapat itagilid natin siya ng ganyan para mas madaling i-drain. So now, ayan, kinabit ko na yung oil pan or kahit anong simpleng planggana lang. Then, since maluwag na yung drain bolt natin, kamay na lang gagamitin nating pantanggal dyan. So ayan, as you can see, tanggal na siya. Hindi ko lang inalis agad kasi malakas yung flow ng ano dyan eh, ng engine oil. Baka matapon sa sahig, so maglilinis ka pa. So make sure na pagtanggal natin ng bolt, huwag niyong bibiglain dahil hindi enough yung size ng oil pan natin. Baka matapon dun sa sahig, madumi. Ayan. Pag mahina na, okay na yan. Pwede mo nang alisin. Alalay lang naman.
heto, bago natin tanggalin yung nakakabit na oil filter, yung papalitan natin, ilabas na muna natin yung bago. Yan yung VIC C806. So yung tatanggalin kasi natin, dyan natin siya ilalagay para hindi rin magkalat. So dahan-dahan lang po guys ha, at mahirap maputulan ng mga thread. Yung drain bolt, may thread yan. Saka yung oil filter, baka merong naka-usling ano yan, thread yan eh. Baka maputol ninyo. Nako, ang laking problema niya. Masakit sa ulo yan. Saka magastos yan. So ayan, pinapatiktik lang natin yung langis para matanggal lahat yung nandyan sa oil filter. And then babalik ko na yan dyan sa kahon. So proper disposal po tayo pagdating sa mga petroleum o oil products, no? Kasi harmful po sa environment yan. Lalagay natin sa tamang container. Plastic natin, huwag nating itapon-tapon kung saan-saan lang. Ayan, okay na po. Ngayon, nililinis ko na itong drain plug. Okay, itong bolt. So, make sure na malinis yan, no? Huwag nyo ilalapag yan sa may mga buha-buhangin. At pag binalik nyo dyan sa loob ng thread yan, baka pumasok yung buhangin sa loob. So, yan, punasan lang ng tissue. Make sure na hindi na tumutulo. Okay lang medyo tumutulo pa kasi hindi naman natin madidrain ng lahat-lahat yan. Importante lang na itapon na natin yung mga used oil, yung itim na sludge na yan. So yan, hinihigpitan na po natin siya. Hand lang ang ginagamit natin, no? Kamay, ikot-ikot lang yan. Tapos, pagka kabit po, punasan ulit, make sure na malinis yung paligid ng drain plug bago higpitan. So ngayon, hinihigpitan na natin siya. Ang paghihigpit po ng drain plug is pag na-feel nyo na kumapit na siya, yung tama lang na hindi na gumalaw at hindi na matatanggal, okay na po yun. Huwag nyo pong pupwersahin yan, ako baka maputol. Kasi pag naputol yan talaga, mapeperwisyo po tayo. So dahan-dahan lang po ah. Pareho din dito, ayan yung sinasabi ko sa inyo, may naka-usling thread sa may kabitan ng oil filter. So iingatan nyo din po yan. Then pagkabit ng oil filter, make sure na malinis yung paikot na yan. Yan yung lid ng kakapitan ng ano eh, ng rubber. So makikita ninyo mamaya yung oil filter natin, merong goma sa paligid yun, paikot. Diyan nakakapit yun para i-seal yung mga langis na dumadalo dyan. Ayan, ito po yung sinasabi ko. Ano kung makikita ninyo. Ayan, may goma sa gilid. So, yung rubber po na yan sa gilid, yung oil seal na yan, pinapahiran po natin ng langis yan bago ikabit. Tama lang po, mabasa lang siya ng langis para pagka iniikot natin yung oil filter, hindi po siya magasgas dun sa aluminum, dun sa bakal, para mabilis din siyang iikot saka madulas. Ayan, remember guys, sa pagkakabit, make sure na tama yung kabit ng thread. So ayan, kung makikita ninyo, umiikot ng gusto yung oil filter, so ibig sabihin tama yung thread niya. Pag masikip po sa una, huwag pong pilitin, baka masira yung thread. Pag na-loose thread po yan, another problem na naman sa motor natin. So, ingat-ingat lang po sa pag-maintain ng motor. Hand tight lang po ginamit natin dyan. Wala na tayong ibang tool na gagamitin. Then, punasan nyo na rin para malinis po yung paligid since nakabukas naman yung fairing.
Ayan, sinisiguro ko lang po na talagang nahigpitan natin siya para hindi tayo mag-leak. So ayan, mahigpit na po. Okay na po yung oil filter natin. Good to go na yan. So, magsasali na tayo ng langis. Mamaya na natin ikakabit yung fairing para siguradong walang problema. So ito naman yung pagkakabit ng So ito naman po sa pagsasali natin ng langis bago natin tanggalin yung plug na yan sa ibabaw. Linisin muna natin, no, kasi baka pagtanggal niya ng takip, pumasok yung mga dumi dun sa loob ng makina. Tapos pag tinanggal po natin yung takip, kung mahigpit, pwedeng gamitan ng pliers. Pero sa pinan ninyo, ayan, nakita ninyo sinapinan ko ng basahan kasi baka mapingas po, no. I remember, plastic lang yan, takip na yan. So eto na po, kinakabit ko yung sinabit ko na yung ating mamahaling embudo. Imported po yan, galing sa palengke. Yan, sinabit ko lang ng alambre para hindi siya mahulog. Tapos yun, eto na, sinasali na po natin yung ating Shell Advance semi-synthetic oil. So dahan-dahan lang, no, kasi makamatapunan yung engine, magiging madumi pa. Kasi maliit yung butas na embudo, kaya inuunti-unti ko lang to. Yan. Yung unang bottle po natin, 1 liter po yan. Isasali na natin lahat. And then, yung susunod po na bottle natin, isasalin ko lang din. Pero hindi ko muna siya ibubuhos lahat. So, unti-unti lang. Kasi habang sinasalin po natin yan, minsan hindi natin sure na na-drain pala lahat yung oil. Kaya habang nagre-refill tayo ng oil natin, sisilip-silipin natin yung bilog na ayan, yung silipan sa baba ng makina. Makikita ninyo yung oil level dyan, eh. Ayan. So make sure na nasa gitna lang po siya ng dalawang guhit na yan. Hindi siya dapat lampas, hindi din dapat mababa. So pag tama na po yan, okay na po ang ating level ng langis. Tapos eto, bago natin takpan, punasan po ulit. So iwasan nyo naman mahulog yung tissue sa loob, ah. Dahan-dahan lang po. So yan, tinatakpan na natin siya. Huwag din po pwersahin. Same procedure pa rin po pagka hihigpitan natin siya, gagamitan ng basahan, sasapinan bago ipitin ng pliers. Dahil madali pong masira yan, plastic po yan. Pero sa aftermarket, may nabibili namang mga ganyan, yung mga alloy. Medyo pricey lang din, lalo na pag may pangalan ng ninja. So, start natin siya, warm up, para mag-circulate yung ating bagong langis. Ayan, naka-semi-synthetic na po tayo. Synthetic-based Shell Advance. Shell Advance ang ginamit ko kasi matagal ko na pong ginagamit yan sa lahat ng motor ko, scooter at saka conventional type. So ayan, kung maririnig din nyo, smooth na smooth yung tunog ng makina. Oops, okay na po yun.
umikot na yung langis. So check natin ngayon dito sa ilalim yung drain plug. Let's make sure bago natin ibalik yung fairing niya kung walang tumutulok. So far wala naman. Ganun din dito sa part ni oil filter, malinis. So good to go na yan. Pwede na po natin takpan. So eto na po ulit, ibabalik na natin yung fairing sa baba. Ang tawag ng iba dyan, araro. Kasi parang araro nga naman yung ginagamit sa bukid. So yan, ang tornilyo po nyan, dalawa lang. Isa dun sa dulo sa kanang part, isa dyan sa left side sa harapan, at isa dun sa may gitna yung mag-hold sa kanilang dalawa ng right side na fairing. So again, reminder, dahan-dahan lang po sa pagbabalik niya, no? Kasi baka maputol yung mga clip. May mga ngipin po kasi yan. Baka maputol, maabala pa tayo. Tapos gastos na naman, bibili na naman. So always, sa pag-maintenance ng motor natin, ingat-ingat po sa pagkalikot ng mga parts. Okay na po siya. So ngayon, paiinitin na natin siya ng tama. No?